Isang 12 anyos na bata ang nakuna ng video na nagtitinda ng lumpia sa loob mismo ng isang jeep patungong Cubao. Pero bakit nga ba ang kanyang kasipagan hinangaan ng marami na maipost ang kanyang video sa social media? Ang kwento sa likod ng kanyang pagsisikap, narito at inyo pong panoorin. Walang kamalay-malay ang batang nasa video na ang kanyang simpleng pagtitinda nakuha na na pala ng kamera. Ang videong ito na in-upload ni Edwin De La Torre umani ng paghanga mula sa netizens hanggang sa ito ay maging viral. Batid namin ang pagsisikap ng batang ito, may malalim na dahilan. Kaya naman agad kaming nakipag-ugnayan kay Edwin para alamin ang iba pang detalye ukol sa kanyang batang nakuhanan. Sinakyan ko pamarikina kasi meron pong sapin siya pamarikina. So sakto, pag sakay ko ron, nakita ko kaagad si Rob. O, pagkakita ko, eh sakto, yung budget ko yung time na yun, talagang alanganin na sakto siya, ano nga, lumpia. So napabili ako ng dalawang lumpia, tapos binidyo ko siya. Kasi dalawang bata, may tatlong pasahero, isang mature, tapos si Rome, tapos nasa dulo yung tinatawag na ano ba tawag dito, yung batang hamog, yung mga nagra-rugby nasa kabilang dulo, isa yon. So halos kasi edad ni Rome. Ngayon hindi ko naman makita yung pag-video ko dun sa ano na ikukumpara ko sana na yung isa ito nagra-rugby, tapos itong isa ay nagtitinda na. Yung ngiti pa naman ni Rome, napaka kumbaga parang maaliwalas talaga na. Sabi ko nga, sa edad niyang gano'n, kaya tinanong ko siya, nag-aaral, yung time na yun, tapos hapon, nagtitinda. So, yun. Nakakatuwa na malaking inspirasyon. Kaya binidyo ko at sabi ko nga, sana may makatulong. At ang batang ginutukoy ni Edwin ay ang 12 taong gulang na si Rome Cordova mula sa Santa Mesa. Disidido ang programa na hanapin ang bata sa likod ng viral video. Kaya tinungo namin ang kanilang tahanan. At dito namin nakilala si Lola Angelita at ang ilang pang kapatid ng batang si Rome. Malugod kaming tinanggap ng pamilya. At aming pagdating ay oras sa kanilang paghahanda ng mga paninda. Sabi ko, mag-ano-pesta ba yun? Ayaw niya, kita. At kahit paabala, nagpaunlak si Lola Angelita para sa aming panayam. Naikwento niyang si Rome ay isa lamang sa mga apong kinupkup niya. Mula sa kanyang anak na lalaki, 6 taon na ang nakalilipas. Ang anak ko, 5. 4 na lalaki, isang babae lang. May mga asawa na. Nasa Pasig sila lahat nakatira. Nagkaroon ng problema yung mga magulang. Nakita ko itong mga apo ko, ang dudungis. Ngayon, namamalimos. Na parang sabi ko, bakit kaya ang mga magulang nito nasaan? Yung pala, ang nanay nila, umalis na. Ganyan. So, sa madaling salita na pabayaan yung mga bata. Sabi ko, ang dungis-dungis, puro galis. Ngayon, napagkaisa namin nung anak ko na kunin na lang daw. Kaya ginawa ko, isa-isa ko silang pinagkukuha roon. Hindi ko sila biniglan dinala rito. Una kong kinuha si Rome. Sumunod, bumilang ng ilang 3 araw yata, kinuha ko naman si Julia, yung kambal niya. Sumunod na kinuha ko kasi yung bunso nasa floodway, nakatingin sa malayo, parang blanco yung isip niya. Ilang taon po yung bunso? 3. Nakaupo sa ganitong upuan, na ang dungis-dungis niya, ang bahok talaga nila lahat. Si Lola Angelita, hindi natiis ang kanyang mga apo at pinilit silang buhayin mula sa nakuha niyang komisyon mula sa dati niyang trabaho. So, nung kinuha ko sila, bumitaw na ako sa trabaho. Iniintay ko nilang kunin yung mga nabenta kong komisyon. Yan, yun ang ipinansuporta ko naman sa kanila para mapakain ko sila. Binibilihan ko sila ng sabon, binilang ko ng shampoo, binilang ko ng vitamins. Ngunit dahil wala rin maayos na hanap buhay, si Lola Angelita naghanap ng ibang paraan para patuloy na masuportahan ang mga bata. Dumating yung sandali ng pandemic naman neto,
nagkaroon ako ng problema sa nakukukuha na ipakakain. Kaya ginawa ko, nagtatanong-tanong ako ng mga tao kung saan yung may pantry. Yan, nakakarating ako ng Broadway, nakakarating ako rito sa may Quezon City, nakakarating ako sa Bacoon. Sa kabila ng hirap ng buhay, tiniis niyang mag-isa niyang inalagaan ang kanyang mga apo. Si Lola Angelita hindi susuko sa pag-alalay sa kanila. Ang babait niyang mga apo ko niyan. Hindi gumagawa. Pag walang tinda kami, andito lang yan sa bahay. Hindi yan naglalabas. Kaysa sa tayo gumawa ng masama, magnakaw, mangisnat o mamalimos, meron tayong konting puhunan, pagtulong-tulungan nating paunlarin. Ano po yung mga sandaling yon, tuloy ang paghahanda ng mga apo ni Lola Angelita. Ang kapatid ni Rome na si Maureen ang katuwang ng kanyang lola sa pagluluto. Si Rome, abala sa pagbibilang ng dadalhin nilang paninda. At hindi pwedeng abalahin sa kanyang ginagawa. Ang kanyang kakambal na si Julia, nag-aayos rin ang iba pa nilang dadalhin. Na matapos sa kanilang paghahanda, ang magkakapatid isa-isang naligo at gumayak. Ang bunso nilang kapatid, nagsalang ng sinaing. Habang si Julia, nagluto na rin ang kanilang pananghalian. Matapos ang ilang saglit, ay sabay-sabay silang nagsalo-salo. Ayon kay Lola Angelita, nagtitinda lamang ang mga bata tuwing Biyernes, Sabado at Linggo. Mga araw na wala silang pasok. Hindi na hinahayaang mapabayaan nila ang kanilang pag-aaral. Sa umaga, pag natutulog pa sila, nagluluto na ako. Mga gigisingin ko sila, mga quarter to six, ganyan ginigising ko na sila. Ngayon, gagawin nila maliligo. Pagkapaligo nila, magbibihis. Ako naman, piniprepare ko na yung pagkain nila. Andyan na yung inalagay ko na yung pagkain nila sa baunan. Minsan, ang ulam lang nila, itlog. Hatiin nyo yung itlog, apo. Ganyan. Pag bumili naman ako, halimbawa, ng isang hotdog, hatiin nyo yung kalahati, ulamin nyo yung kalahati baon nyo. Ganon ginagawa ko sa kanila. Magkano po baon nila? 10. Binibigyan ko sila 10, minsan 5 piso. Kasi sabi ko sa kanila, apo, tiyagain nyo kung ano yung meron tayo, tiyaga-tiyaga lang, apo. Kasi ito yung buhay natin eh. Mabuti yung hindi tayo gumagawa ng masama. Ayoko gagawa kayo ng masama. Kung ano yung meron tayo, makontento tayo. Tapos na ang kanilang pananghalian. Kaya magkakapatid, isa-isang nag-asikaso sa kanilang trolley para sa kanilang mga basket.
At ang responde, nagdesisyong sundan sila sa kanilang gagawing pagbebenta. Hindi pa lumalarga, pero si Rome may benta na agad. Sila Rome, Julia at Maureen nagsimula ng maglakad. Ang magkakapatid, nakakarating ng Cubao para magtinda. Dito, pasimple silang naglilibot. Si Rome, pumapasok pa sa ilang coffee shop at restaurant. Madalas ding umiiwas sa mga bata, lalo na kung may mga security guard na umiikot sa lugar. Kaya naman po, minsan matunga, minsan hindi po. Kasi gusto lang namin po makapag kumakain po para araw po, para may pangpasok, may pambago kami. Para matulungan ko po lola ko po kasi wala rin kami makakain po. Wala rin po kami mapapala kung maglalaro-laro po kami. Tsaka kami-kami rin po tutulong-tulungan po. Pagiging madiskarte sa buhay at maalam. Yan ang laging paalala ni Lola ang hilita kay Rome at sa kanyang mga kapatid. Basta ang inaano ko, ina-expect ko lang sa kanila, yung bang lalaki sila na may alam na. Yun naman ang gusto ko kasing mangyari. Lumaki kayo na hindi kayo mangmang, hindi kayo lumaki na walang alam kahit na ano. Gusto ko mamulat kayo sa ito yung realidad ng buhay natin. Pagluluto, paghuhugas ng malinis na pinggan, gamit, paglilinis ng bahay, paglalaba. Namamalengke na rin po ba sila? Namamalengke na sila. Tinuturoan ko na yan, si Julia, si Maureen. Utusan ko yan, Maureen, ang ulam natin ngayon, bumili kang kalahating kilong munggo, ang budget lang natin, 100 na po ha. Oh, magkano kalahating kilong munggo? 50, lagyan na lang natin ng chicharon. Talbos ng ampalaya. At saka sabi ko, yung tampalin, yung taba ng baboy, 20 pesos lang na mantikaan na yon. Kaya kain na rin kami lahat. So talagang yung deskarte sa po. Oo, yun ang gina. Kaya sabi ko, matuto kang mag-budget ako. Pag sinabi ko, eto 50, talong lang bilin mo. Totorta natin. Alam na niya kung paano. Ganon. Marami na ako naituro sa kanila. Kaya kung pagbinigyan mo sila ng pera at sabihin mo kung ano yung uulamin, alam na nila. Ganon. Ang tanging hiling ni Lola Angelita sa kanyang mga apo ang makapagtapos sa mga ito sa kanilang pag-aaral. Ang gusto ko lang sa kanila, yung matulungan ako para sa pag-aaral. Yung gusto ko lang kasi, yung katulad yan, high school na ito, pa-high school na rin tong apo ko. Siyempre, palaki na ng palaki yung gastusin. Baka hindi na ako makakaya kung ito lang yung hanap buhay namin. Kaya gusto ko yung matulungan sila para sa kanilang kinabukasan. Yun ang gusto ko at yun ang hiling ko. Nabanggit ni Lola Angelita na isa sa kanilang pinagkakaabalahan tuwing darating ang Bermans ang pagtitinda ng mga laruan. Kaya naman ang responde, naisipang buhayin ang tindahang ito ni Lola para madagdagan ang kanilang pagkakitaan. Agad kami nagtungo sa Divisoria para mamili ng mga laruan pambenta nila. Mga laruan makatutulong para hindi na lumayo ang mga bata sa pagtitinda. Nag-abot rin ang programa ng dagdag na puhunan para sa kanila. Ang pasasalamat ni Lola Angelita at ng mga bata talaga namang nakatataba ng puso. Dahil kitang-kita mo ang ligayang hatid ng mumunting biyayang ating naibahagi. Nagpapasalamat po ako ng sobra-sobra sa tulong na
ibinigay ninyo, malaking tulong na po ito para sa aking mga apo. Makakapag-ibig para po sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Hindi man nila ninais na mapunta sa ganitong kalagayan. Sina Rome, Julia at Maureen, nagsusumikap para mabuhay. Sa kabila ng kanilang kamusmusan, masigasig silang humaharap sa mga hamon ng buhay na buong kalooban. Ang responde, nakaalalay sa mga tulad nilang walang takot na magsakripisyo para sa kanilang mahal sa buhay.